Hello guys, welcome to my channel. Sa video na ito, I will show you how to install and run Windows 10 from external hard drive. So dito, gagamit tayo ng Rufus, Windows 10 ISO, at saka ang ating external hard drive. So open lang tayo ng browser para mapag-download tayo ng Rufus. Punta lang tayo sa rufus.ie. Scroll down lang. So ito guys, Rufus 3.9 portable. So close natin to. Open folder. So ayan guys, nakapag-download na ako ng Rufus at saka meron na rin ako na download na Windows 10 ISO. So, ngayon guys, i-insert ko na yung aking external hard drive. So, ayan, ito yung aking external hard drive. Ang size niya ay 240 GB. So, para lang makita nyo guys na external hard drive talaga to. So, punta lang tayo dito sa this PC or my computer. Right click. Manage. So dito sa disk management, so ito guys, drive F. So ito siya, drive F. So right click lang natin to, then properties. So ayan guys, USB device. So ibig sabihin connected siya through sa USB port ng aking computer. So ngayon, open na natin ang Rufus, double click lang. Just click no. So dito guys, ayan na yung aking external hard drive, 240 GB. So browse na lang natin yung ating Windows 10 ISO na nasa desktop. So, nasa desktop siya. So, ayan. Open. So, dito guys, sa image option, ang pipiliin natin dito ay Windows to go. So, dito naman guys, sa partition scheme at saka sa target system, meron tong dalawa. GPT at saka UEFI, MBR at saka legacy BIOS. So, bago nyo gawin yung inyong external hard drive na bootable guys, check nyo muna yung inyong paggagamitan na PC or laptop kung kaya nyo magboot ng UEFI target system. So kung luma yan na unit, so sigurado yan legacy BIOS lang ang kaya nyan. So kung bago naman na PC or laptop, so kaya nyo magboot ng GPT UEFI. So since yung sa akin guys, bagong unit lang to. So ang pipiliin ko rito ay GPT target system UEFI. So dito naman sa volume label, okay na to. Sa file system, okay na yan, NTFS. So just click start. So dito guys, pipili tayo ng version ng Windows. So, ang pipiliin ko nito ay Windows 10 Pro or Windows 10 Professional. So, just click OK. So, ayan. Make sure lang guys na yung inyong external hard drive na gagamitin ay walang importanteng files. So, just click OK. So, ayan guys. Hintayin lang natin tong process na na matapos. So it will take 5 to 10 minutes, depende na rin sa gagamitin nyo na PC. Kung mabilis siya, so mabilis na siya matapos, mga 5 minutes to 10 minutes. So kung medyo mabagal naman, so aabot siya ng mga 20 to 30 minutes. At depende na rin yan guys sa hard disk na gagamitin nyo na external hard drive. Kung SSD siya, so mabilis din siyang matapos, mga 5 to 10 minutes tapos na yan.
So kung HDD naman, so yan medyo matagal, medyo mabagal siya. So hintayin lang natin 'to matapos, guys. So fast forward ko lang 'to ng konti. So, ayan guys, tapos na yung aking installation ng Windows 10 sa aking external hard drive. So, close ko na to. So, simply remove ko na to aking external hard drive. At punta na ako sa aking test PC para ma-test for boot up. So, ayan guys, dito na ako sa aking test PC. Or test laptop, kasi laptop tong gamit ko. So, power on ko lang to. At dito guys, papakita ko lang sa inyo. Nandito sa aking laptop ay walang ibang boot device na nakakabit dito. Maliban sa external hard drive na nilagyan ko ng Windows. So kung makikita nyo dito guys sa UEFI boot, ang nakabit dyan ay ang aking USB Kingston. So yan yung aking external hard drive. So press lang natin yan, select lang natin to at press enter. So hintayin lang natin siya guys hanggang sa mag-load sa Windows. So, dito, pili lang tayo ng region. So, just click yes, United States. Just click yes. Dito, skip na lang muna to guys. Keyboard, second keyboard layout. Just skip. I don't have internet. So, continue with the limited setup. Just accept the license agreement. So, dito guys, sa username. So, kahit anong ilagay nyo rito. Sa akin, G-techph. Password, so wala muna. Just click next. So just click no. Decline. Dito accept na lang natin to. So ayan guys, sa first boot up ng ginawa nyo na Windows sa external hard drive. So sa first boot up niya, normal lang to sa yung process na to na pagdadaanan niya. So, ayun guys, successful yung installation at pag-boot up natin ng Windows na naka-install sa ating external hard drive. So that's all for today's video. Thank you for watching. See you in the next video.